mga sinaunang ninuno ng mga Pilipino. Ayon sa teorya ni Professor Henry Otley Bayer, isang Amerikanong antropologo na siyang kinikilalang ama ng Pilipinong antropolohiya. Ginugol ni Henry Otley Bayer ang kanyang buhay sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtuturo at pag-aaral ng kulturang Pilipino at sa pagbibigay ng siyentipikong dahilan sa pinagmulan ng mga sinaunang tao sa Pilipinas. Kilala rin si Henry Otley Bayer bilang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkakatatag ng Departamento ng Antropolohiya sa Universidad ng Pilipinas. Namatay siya noong 31 ng Desyembre, 1966. Mga sinaunang ninuno ng mga Pilipino ay may tatlong pangkat. Ito ay ang Negrito, Indones at Malay. Ang unang pangkat ay ang mga Negrito. Ang mga Negrito sa Pilipinas, ayon kay Henry Otley Bayer, ang sinasabing unang pangkat na dumating sa kapuluan ng Pilipinas noong mga may 20,000 na taon na ang nakaraan. Di umano, pinaniniwala ang ring nang galing sila sa Borneo at naglakad at tumawid sa pamamagitan ng mga tulay na lupa para marating ang Palawan, Mindoro at ilang bahagi ng Mindanao. Namumuhay sila sa pamamagitan ng pangangaso, pangingisda at pagtitinda ng mga produktong mula sa kagubatan. Ang mga Negrito ay pandak at maitim, pango ang ilong at makapal ang kanilang labi, kulot na kulot ang itim nilang buhok. Ang ikalawang pangkat ay ang mga Indones. Ang mga Indones ay tinatayang sumunod na pangkat na nakarating sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga bangkang inuka sa kahoy na tinatawag na balangay. At meron silang dalawang pangkat. Ang unang pangkat ng Indones ay nagmula sa Timog Silangang Asya. Mapuputi sila at balingkinita ng pangangatawan. Matatangkad kaysa sa mga Negrito. Makitid ang mukha, malapad ang noo, malalim ang mga mata at matangos ang ilong. Dumating sila sa Pilipinas may 5,000 hanggang 6,000 taon na nakakalipas. Mas maganda at makabago ang kanilang kalinangan at pamumuhay. Ang kanilang mga pabilog na bahay ay yari sa kahoy at may bubong na yari sa damo at talahib. Namuhay sila sa pamamagitan ng pamamana, pangingisda at pagkakaingin. Ang kanilang kagamitan ay yari sa dahon. Sila ang mga unang pangkat ng mga Indones. Pinaniniwalaang ninuno sila ng mga ilonggot ng Sierra Madre at ng Caraballo. Ang pangalawang pangkat ng mga Indones na dumagsa sa Pilipinas ay maitim, malapad ang mukha, makapal ang labi, malaki ang panga, malaki ang ilong, bilugan ang mga mata, at malaki ang pangangatawan. Sila ay galing sa tangway ng Indochina at naninirahan sa mga baybayin ng Luzon. Higit na mas maunlad ang kanilang pamumuhay kaysa sa mga naunang dumating sa Pilipinas. Ang sumunod na pangkat na nakarating sa Pilipinas ay ang mga taong nanggaling sa gitnang Asya. May kulang-kulang 1,000 taon na ang nakalilipas. Yari sa tanso ang kanilang mga kagamitan at pinaniniwalaang marunong din silang gumamit ng patubig sa kanilang pagsasaka. Natatanim sila ng palay, gabi, ube at iba't ibang uri ng halamang makakain. Ang pangatlong pangkat ay ang mga Malay. Ang mga Malay ang tawag sa mga pangkat etnikong Austronesyo. Sa Pilipinas, sila ang mga ninuno ng mga naging Bisaya, Tagalog, Ilocano, Moro, Bicolano, Kapampangan, mga Pangasinans, Efugao at iba pa. Tumira sila sa Pilipinas ng 100 hanggang 200 na taon. Ang mga armas nila ay itak, kris, balaraw at lantaka. Sakay sila ng bangka na tinawag na balangay. Dumaong sila sa Luzon, Visayas at Mindanao.
May sarili silang pamahalaan at batas. May kaalaman sila sa sining, musika at agham. Nabuhay sila sa pagsasaka, pagmimina, pangingisda at pagpapanday at paggawa ng mga kagamitang yari sa bakan.